Hi guys, welcome to me. So, andito yung ating alagang aso. Ayan. Nung pinaliguan kasi namin to, kwento ko lang, pinaliguan namin last parang 2 linggo na yata. Wala pa. Eh, siyempre, tinutukbrasan ko. Gumagalaw na kanyang ano ba? Gumagalaw na yung kanyang ipin. Eh, sabi talaga ng doktor, dapat linisan yung ipin. Tingnan niya yung ipin niya. Namumula. Pangit na yung kanyang ano, yung ipin. Ay ano ba, maraming tartar. So, dapat daw, ano yung linisan talaga. Tapos, pina-check up na talaga namin. Lagi tong nag-check up buwan-buwan. Ayan, ang mahal ng gamot ng aso kasi. Wala palang insurance ang aso. Tapos every month, mas malaki pa yung gamot ng aso kaysa doon sa sweldo ko. Ganon. Tapos, nagsabay-sabay pa kami ng aso, nagkakasakit ako. Ayan. Tapos, so kailangan ng emergency, ganon. Kailangan na, anuhin, tanggalan siya ng tartar. Tapos, pauwi kasi ako ng 19. Tapos, in-schedule sana namin ng 17. Yung pala yung doktor. Yung doktor na kinukuha ng amo nito ay ano, yung mga medyo may edad na, yung may experience na. Ang doktor nito, gusto ng amo ko yung mga British. Ganun kasi yung ibang doktor, mga ano din, mga British din. Kaso, super bata. So, naghahanap siya mo, pwede pala mag-ano na mga medyo may experience. Ganon. So, 17 dapat ang gusto namin, ano yun, kasi papatulugin siya ng ilang oras tapos tsaka linisan yung ipi niya. Eh, sabi ng doktor, hindi pwede, kailangan, kasi namaga yung gums niya, kailangan, parang tao. Hindi mo pwede bunutan ng ipin, hindi pwede linisan ng ipin pag sumasakit yung ipin. So, ganun din sa aso pala. So, wala na akong magawa kasi 19, nasa Pilipinas na ako. Eh, dapat 17, ganun yun ang gusto ni bossing. Eh, wala kaming magawa. Eh, ako naawa kasi ako dito. Kasi alam niyo yun, na ano na siya, na ultrasound na siya dati, in x-ray. In x-ray, tapos in ultrasound pa, ang daming ginawa sa kanya. Parang wala siya sa sarili niya kasi pinatulog nga tapos wala siyang kilala doon kasi iiwanan namin. Kawawa nga parang tao. So ayan siya. Matanda na to. Ano na siya? Mag-40 na sa December. So sa tao parang 90 na daw kasi ang aso pala, yung 1 year old is equivalent to 7 years old sa tao. Ganun. So yun lang, kaya kawawa nga. Kasi iwanan ko na naman siya. 5 years kami nagsasama na walang uwi-uwi. Gawa nga ng biglang pandemic. So, ayan. Kahit saan ako, bubuntot yan. Kung sa kusina ako, doon din siya. Pag sa CR ako, magwawala minsan. Ganun, pag sa kwarto ako, iti-check niya ako kung may ginagawa. Pagswilduhan na, sa totoo lang, pagswilduhan niya. Eh ngayon, pagod, laging pagod. Nung medyo bata pa yan, pagswilduhan na, parang nagbibilang din siya kung sakto yung sweldo ko. Pag tinatawag ako ng nanay niya, papasok din siya. Ano, sasama siya sa akin. Titingnan niya kung magkano yung pera. Ganon siya, para siyang tao. Kung tama ba yung binibigay ng kanyang ina sa ano niya, sa nanay niya. So, ayan. Ito lang yung alaga ko dito. Ha? Wala akong alaga ang bata. So, ito yung main job ko dito sa Hong Kong. Kasi iba-iba yung nilalagay kasi ng ano. Sa kontrata kasi dito, guys, pwede maglagay ng main job sa mga kontrata namin dito. Yung iba, marketing, cleaning, ganon. Ako, siya lang talaga sa yun ang trabaho ko. Talaga yun daw uunahin ko kahit anong mangyari. Yun din ang sabi ng ano
yung anak ng amo kong binata. Sabi niya sa cleaning, hindi naman madinis yung nanay ko. Eh, hindi rin ako ano sa linis, hindi ako masyadong perfect. Basta, kasi nasisira yung balat ko kung panay lagi akong linis ba. Allergic ako sa lahat ng ano, kahit sabon. So, linis-linis lang ako ng konti, ganun. Pero sa aso, walang allergic-allergic yan. Allergy na din ako dyan, hinika ako nun. Pero nagamot naman siya. Ayun lang, ayun yung masasabi ko na magkita kami muli sa September. Sana gumising siya. Ayan. Kasi alam nyo, delikado kasi yun na matanda na tapos patutulugin. Sana gigising yung alaga ko. Sa September 9 kami uli magkita. So, ayan, hanggang sa muli. Bye-bye, this is Subanen Tribe. Ayan ang tumutulong sa akin para makakain yung anak ko, para mapag-aral yung anak ko. Ayun. Sa YouTube naman, maraming salamat sa inyo. Sa aking mga friendship na hindi, ano, alam niyo yun, hindi bumibitaw. At feeling sikat. Hindi mo bumibitaw kahit nagrarant ako sa YouTube. O, diba? So, ano lang kasi yun. Siyempre, kailangan yun. Hindi naman yun, ano, may dahilan kasi. Dapat pag mag-rant tayo, dapat may dahilan. Hindi yung walang kakwenta-kwentang bagay na magagalit ka. Diba? Kaya sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat sa inyo. Yung mga close friends ko dito sa YouTube. Ayan. Sa mga hindi nakakilala, magulat nga talaga. Kasi nagrarant ako. Siyempre, yung rant natin dapat may katuturan. Dapat mapupulutan ng aral yung pagrarant, hindi yung rant lang, no? Ganun. So hanggang sa muli, sa mga tumulong pala sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana isang araw makita ninyo kung ano yung binigay nyo sa akin. Ayan. Sa mga na-scam ko sa YouTube, maraming salamat sa inyo. Babush!